Ayan. Nagpinli ko na, umaandar na siya. Ngayon, eh, napuputa, 51. Na, hindi na nagbe-blink. Tsaka maririnig niya yung machine. Lapit tayo konti. Ayun na, ay, sige, tama. Pwede na makikita. Ngayon na, gumagal yung water. Umaandar na siya eh. Nakita yung direction nandun sa wall. Now, again, magkagawa ko ng separate video for yung, for kung ano, specifically dun lang sa porterhouse. Kasi pag may question kayo about temp, ng kung anong meat na ginamit niya, anong cut T-bone, porterhouse, ribeye, kasi iba-ibang temp niyan eh. Hindi yan pare-parehos. May temperature and tamang time. Leave lang kayo ng comments below para sasagutin ko kaagad. Hello, okay. Introduce ko lang si Miss DIY. Hi. Siya taga rub ng meat. Ayan, ilalagay niya ng salt, pepper, which is common, salt and pepper, pero may twist siya. So, for us, lalagyan namin ng thyme. So, salt, pepper, and thyme. Ayan. Para pag nilagay na natin ngayon, tapos malalagay siya sa zip bag, in a way, yun ay pagmamarinate sa kanya na meat. Kasi, di ba, isusuvid siya eh. Tapos, eto lang ha, emphasize ko lang, yung zip bag na gagamitin nyo kailangan, BPA free. Para safe siya sa food, ibig sabihin. Huwag kayo bibili mga mumurahing zip bag dyan. Kasi, hindi natin masabi anong mangyayari. So, kailangan natin i-seal yung ziplock bag tulad nito. So, dapat walang air. So, ang gagawin ko, ilulubog ko lang yun dito sa water para mawala yung hangin sa loob. And then, papasingawin mo yung air dun sa plastic. So, medyo mainit na yung water, pero kaya pa naman siyang mahawakan. Hindi naman siya sobrang mainit. Okay, so after nyan, isisil ko na yung plastic. Then, i-check natin kung wala ng air sa loob. So, ganyan yung itsura niya. Yan. Okay. Sorry, ginagawa ko yung video para hindi makita yung brand, para hindi ma-promote. Okay, so now, nakasubmerge na sa water yung tatlong meat. Tapos tingnan mo magaling si Miss DIY eh. Kasi dapat vacuum sealed. Yung isang option is vacuum sealed talaga yung mga plastic. Pero bibili na naman yun. So again, nag-DIY lang kami. Yung zip bag na which is allowed talaga. Ang dami rin naman gumagawa sa US nun. Pero yung style niya magaling. At yun yung parang vacuum sealed. Diba? Yung nakalubog sa water. Okay, so yun. Tatakip na. Ay, hindi naman sila gumagalaw eh. Yung isa lang kinlamp ko ito. Ayan. Yung nasa center. Yung dalawa hindi sumasayaw eh. So, hindi na kailangan i-clamp. Yun. Okay. So now, timer naman i-set natin. Nakita yung 54 Celsius na siya na minimaintain ni sous-vide yun. So ngayon, timer. Pre-press lang itong timer. Button. Scroll up. Ayan. 1, 2. 2 hours, ibig sabihin. Tapos, iwan mo lang. Ayun o. Kaset na siya. Lahat, wala na nagbiblink na red. Okay na yung timer. Okay yung Celsius, yung temp. Antay mo lang for 2 hours. So, babalikan ko kayo pag 2 hours na. Dahil, etong sous vide maganda to. Mag-a-alarm siya, mag-a-alarm. I-inform ka niya, 2 hours na. So, hindi naman siya yung kailangan mo met-maya check. Okay. Nag-init na kami ng butter. Isi-sear natin for 30 seconds. Basta sear nyo na 30 seconds each side o kung ano yung preference nyo.